Pleasant day to everyone. This is your prof next door, Sir Joseph. So, we are now at the last video discussion about the life and works of Jose Laurel. So, I hope our previous discussions, our previous videos were able to help you in your studies, and I hope that it will inspire you more to study about history. So, now, for our final video discussion for this topic, we will now focus on the main question that is always being thrown out to Jose Laurel. Isa nga ba siyang taksil or isang bayani? So, in this video discussion, I will try to give my opinion based on what I have learned from his life and works. So ngayon, titignan natin, madalas na natatanong kung taksil nga ba or bayani si Dr. Laurel, dahil nga unang-una laging pumapasok sa isip ng mga Pilipinos whenever we talk about his life or more particular his presidency is about yung puppet government na tinatawag, yung puppet president, yung mga ganyan, isa lamang siyang mga tauhan ng mga opon, and he cooperated with the Japanese. But based dun sa mga napag-aralan ko at nabasa ko about kay Dr. Jose Laurel, I think napunta si Dr. Jose Laurel sa isang napakahalaga and yet napaka-tricky na situation, and then of course yung position. Dahil if we'll try to analyze ano nga ba yung nangyari dun sa panahon ni Dr. Jose Laurel na iniwan siya nila Manuel Quezon at nung Commonwealth Government na tumakbo, nagtago sa Amerika nung malapit na tayong masakop ng mga Hapon. So, kung titignan natin, di ba, Jose Laurel was ordered by Manuel Quezon to speak to the Japanese, to cooperate with the Japanese while the Commonwealth Government is away. So, makikita natin napakahirap ng situation na kinalagyan ni Dr. Jose Laurel, dahil in the end, anong mangyari sa kanya? Ang magiging public opinion kay Dr. Jose Laurel at yung sa iba pang mga naging kasama niya, mga naging sympathizer sila ng mga Hapon. Diba? So, I think Dr. Jose Laurel was put into a very precarious situation na kailangan niyang mag-patintero sa napakadelikadong posisyon na kailangan niya na makipagtulungan sa mga Hapon, and kailangan din niya na tulungan yung mga Pilipinos. Diba? And in the same time, kailangan din niya maiwasan na lumabas na siya ay taksil sa bayan. So, hindi natin naiwasan na in the end, ang maraming mga Filipino ang turing sa kanya, taksil sa bayan. Pero dito sa mga naging discussion natin, I do hope you were able to follow. Nakita natin, di ba? Even in the time of his presidency, ano bang ginawa ni Dr. Jose Laurel? Di ba nga, napag-usapan natin, nung time ng kanyang presidency, ginawa nila yung constitution, and he even accepted the position as president because he believes na matutulungan niya yung bansa para magkaroon ng kalayaan, para magkaroon ng yung inaasam natin na paglaya from our colonial masters. So ngayon, kung babalikan pa natin yung mga bang previous discussion, naipakita naman, di ba, on how Jose Laurel showed na meron siyang moral integrity, meron siyang honor as a person dun pa lang sa Ray Conley case, di ba? So, napaka-importante na makita natin yung mga credentials, and of course yung personality ni Jose Laurel na pinapangatawanan niya yung mga sinasabi niya, and he even stood his ground dun sa mga kaso or dun sa mga issues na sumubok sa kanyang honor as a Filipino, as a government official, bago pa dumating yung mga Hapon. Diba? So kahit malaki yung utang na loob niya nun kay Governor Wood for putting him in a prestigious position sa government, mas pinili niyang umalis kaysa manatili sa isang corrupt na pamamalakad. So ngayon, going back dun sa Japanese period, kung babalikan natin, nung ginawa nila yung constitution and yung naging president si Jose Laurel, kahit pinipilit siya ng mga Hapon na payagan yung conscription or yung pag
pagpapasundalo dun sa mga Pilipino para labanan yung mga Amerikano, hindi pumayag si Jose Laurel hanggang dulo dahil alam niya na marami namang Pilipino yung mga napahamak at marami namang Pilipino yung namatay noong 1942 na dumating yung mga Hapon dito at tinalo yung mga Amerikano. And kung titignan din natin, doon din sa mga naging discussion natin, tinulungan ni Dr. Jose Laurel yung mga Filipino na somehow magkaroon ng pagkain, yung iba na tulungan na magkaroon ng lupa, magkaroon ng functioning ng gobyerno, kahit pa ongoing yung digmaan at kahit pa nandun yung threat na baka mamaya mapahamak siya dahil sa ginagawa niya at bigyan siya ng parusa ng mga Hapon. So, ngayon, kung makikita natin dito, I think nalagay sa napaka hirap na sitwasyon si Dr. Laurel na kailangan niya talaga na makipaglaro dun sa sitwasyon at mag-ingat dahil sa bawat card na ibabagsak ni Dr. Jose Laurel, pwede magkaroon na pwede mag-backfire sa kanya. Diba? Kaya, I think siguro kung pag-uusapan natin yung destiny or kung whatever, kung ano man yan, maaring the perfect person to carry that burden is indeed Dr. Jose Laurel. Dahil makita naman natin yung personality ni Dr. Jose Laurel, yung pagiging honorable niya, yung pagiging ay pagkakaroon niya ng moral integrity would made him worthy para i-carry yung challenge na yan na itaguyod yung bayan, itaguyod yung mga nagaganap na hindi maganda sa ating bansa. At hawakan yung isang napaka-importanteng posisyon despite dun sa negativity na maaring ibungan niyan after nung pananakop ng mga Hapon sa atin. So, I think there is no better person to hold that position except for Dr. Jose Laurel. Kaya, makikita natin, sobrang importante nung naging role Dr. Jose Laurel. And I think if it was any other person, baka hindi niya nasikmura, hindi niya kinaya yung mga ginawa na sakripisyo ni Dr. Laurel para sa bansa. So, now, I think malaking vindication din para sa legacy ni Jose Laurel yung pagkakapanalo niya as a senator. Dahil siguro naman kung ayaw ng mga tao kay Dr. Laurel, hindi siya mananalo sa Senado. Diba? Hindi siya makakabalik at hindi siya makakagawa ng mga batas para sa Senado. Diba? So, ngayon kung makikita ninyo, it is very important din na i-point out natin ano nga ba yung naging takbo ng pag-iisip ni Dr. Laurel dun sa issue ng Taxil or Bayani na yan. Kung titignan natin, Dr. Laurel wanted to clear his name after the Japanese went dito sa Pilipinas at nakabalik na yung kalayaan natin, nakuha natin yung kalayaan natin, di ba? Kung babalikan ninyo, nagkaroon siya ng treason case and he really wanted to defend himself but unfortunately, he was not able to do so because Manuel Rojas granted them amnesty. But sa kabuuan, kung titignan ninyo, Dr. Jose Laurel was very eager na patunayan na wala siyang kasalanan. So ngayon kung titignan natin dito, ano ba kasi yung gustong ipakita ni Dr. Jose Laurel dito? Unang-una, he wanted to show that he is not pro-Japanese and he is not pro-Americans, but he is pro-Filipino. Which is, I think, sa characteristic ni Dr. Jose Laurel, very important yung pagiging pro-Filipino niya. So, I think yung mga, para sa akin, yung mga nagsasabi na taxil siya sa bayan, ganito, ganyan, are mas lamang lang sa kanila yung pagiging side ng pro-American sila. So, I think yung mga ginawa ni Dr. Laurel, even after his term as president, is enough para sabihin natin na he's really pro-Filipino. And even kahit naman nung panahon na nandito yung mga Amerikano na wala pa yung mga Hapon, I think Dr. Jose Laurel already showed na he is anti-American. Nung nandito naman yung mga Japanese, he tried to show na kaya niyang makipag-cooperate sa mga Japanese and help the Filipino at the same time nang maiwasan yung further damage, yung further bloodshed at violence sa ating bansa. Kaya, kung titignan ninyo, napakahalaga
nung pag-aaral nung kasaysayan natin. Kasi paano natin matututunan ito? Paano natin maintindihan yung naging situation ni Dr. Laurel? So, very important na dapat tayo as Filipinos, pag-aralan natin yung kasaysayan. Diba? Kasi bakit? Nakita ninyo, ang kasaysayan, napakalupit na kurado niyan, na judge niyan. Bakit? Ang kasaysayan natin, it will judge you either good or bad, and it will always leave a mark or an impression sa mga tao for a long period of time. Diba? Kaya nga, sinasabi natin dito na bagamat nakatakas ka dun sa mga ginawa mong masama while you're living, dun sa pagtakbo, sa pag-usad ng kasaysayan natin, it will judge you if you are a good person or not. And it will forever leave a memory or leave a mark dun sa mga tao, sa mga susunod generation, kung ikaw ba ay mabuti or masamang tao. Kaya, natitignan natin dito, di ba papasok yung konsepto na binahagi dati ni Dr. Jose Rizal, yung non omnis moriar, that everything dies after death, di ba? Kaya, makikita ninyo, yung iniwan na legacy ni Dr. Laurel, ayun yung naiwan after nung kanyang kamatayan. So, marami siyang naiwan na mga records or public records na sa government, mga isinulat, mga contributions sa atin na napapakinabangan pa rin natin ngayon. And I think it is the thing na pwede nating pagbatayan kung siya ba ay taksil or mayani. Dahil para sa akin, I think he's really a hero in a sense na he tried to show na merong moral integrity ang isang government leader. Pwedeng magkaroon ng worthiness ang isang leader na hawakan ng isang public office with honor and integrity. Diba? So, I don't know kung nakakasunod kayo or naniwala kayo, but para sa akin, Jose Laurel is indeed a hero, is indeed a nationalistic Filipino at that time na siguro he is way ahead of his time, na pwede ka namang maging isang Filipino na hindi sumusuporta sa mga colonial masters, hindi sumusuporta sa mga Amerikano, kundi sumusuporta sa kapwa Filipino. So, kaya nang sinasabi ko, kailangan, you should not be a supporter of a public or of a one political party, one ideal. Dapat maging supporter tayo ng benefit o ng the something that will benefit the Filipino people. So, in short, maging pro-Filipino tayo. Just like what I wanted you to see dun sa naging buhay ni Dr. Jose Laurel. So, in the end, masasabi natin dito, masasabi ko, Jose Laurel is indeed a person na dapat nating tularan, because dun sa mga pinagdaanan niya, hindi yun biro, at pinakita niya na pwede tayong maging mahusay na Filipino, pwede tayong maging worthy na matawag na Filipino by giving importance to honor and moral integrity, and at the same time sa pagbibigay ng halaga sa kapwa at sa mga ating kinagawa, pagmamahal of course sa ating bansa. So with that, I would like to give thanks once again to everyone na pinanood yung ating mga iba't ibang discussion video about Dr. Jose Laurel. So I hope na may natutunan kayo sa buhay niya, and I hope that somehow may napulot kayo na mga bagay na pwede nating magaya. For example, yung pagmamahal niya sa bansa, yung pagiging pro-Filipino niya. So I hope matutunan natin yun, may sa buhay natin. So, thank you very much once again, and I hope to see you in the next video. So, this once again, your Prof Next Door, Sir Joseph. Take care of yourselves, and take care of everyone. Have a pleasant day.